Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba Poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, nagandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama. Wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose, pag ikaw ay namatay. Mula sa Beerseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan.
Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang, at mga apo. At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalumong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon handa na akong mamatay, pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin, kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain, pagkat yaong bayang wasto ang gawain, sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang pagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil.
Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ng kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ng lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kung kayo po ay dumadalo ng misa nitong mga nakarang araw, maririnig natin sa ating ebanghelyo kung paano tinawag ni Jesus ang 12 alagad. Napakinggan din natin na sila mismo ay isinugo ni Jesus upang pumunta sa iba't ibang nayon. At ano ang kanilang gagawin? Ipahayag si Jesus, ipahayag ang turo ni Jesus, ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, merong panawagan at babala ang mahal na pong Jesus Nazareno. At ano ang kanyang babala? Na sa bawat bayan na kanilang patutunguhan, hindi ito magiging madali. Sa kanilang misyon sa buhay, hindi ito magiging madali. Bakit? Dahil maraming mga tao ang hindi maniniwala sa kanila. Maraming mga tao ang uusig sa kanila. Maraming mga tao ang pagdududahan sila. Pero ano ang panawagan ni Jesus sa kanila? Sasamahan sila. At siguro mga kapatid, ito ho ang panawagan sa ating lahat para sa araw na ito. Tayong lahat ay pinagkakalooban ng misyon ng Diyos. At ano ang misyon na dapat na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Ipahayag si Jesus. Ipahayag ang turo ni Jesus. Ipahayag ang salita ni Jesus. Sa madaling salita, ipahayag ang kabutihan. At alam natin sa panahon natin ngayon, tila mahirap magpahayag ng kabutihan. Maraming uusig sa atin. Maraming pwedeng magsabi sa atin, bakit ka nagsasalita ng kabutihan? Nagbabait-baitan ka lang. Minsan nga aminin natin o hindi, mas gugustuhin pa nating palakpakan tayo kahit mali na yung ating mga bagay na ginagawa kesa kamuhuyan tayo dahil mabuti yung ating mga bagay na ginagawa. Gusto natin ng palakpak. Gusto natin ng papuri kahit mali ang ating ginagawa. Pero mga kapatid, sa buhay natin, hindi naman kailangan tayo palakpakan ng kapwa-tao natin. Bagkus, mas bigyang pansin natin ang kabutihan na ginagawa natin sa ating buhay. Huwag tayong matakot na mausig dahil gumagawa tayo ng masama o gumagawa tayo ng mabuti. Mas matakot tayo kung ang ipinapahayag natin mali.
mas matakot tayo kung ang ipinapahayag natin ay kabaliktaran sa itinuturo ni Jesus. Mga kapatid, panawagan sa atin sa araw na ito, kung ikaw ay nagpapahayag ng kabutihan, ikaw din ay nagpapahayag sa mahal na pong Jesus Nazareno. At kung ikaw ay nagpapahayag sa mahal na pong Jesus Nazareno, huwag kang matakot. Dahil ano ang pangako sa iyo ni Jesus? Ano ang pangako sa iyo ng Diyos? Sasamahan kanya. Sana ho, mas matakot tayong gumawa ng mga pagkakasala. Mas matakot tayong gumawa ng mali. Bagkos sa buhay natin, lagi nating piliin ng mabuti. Dahil sa pagpili ng mabuti, ipinapahayag natin si Jesus. Kaya nga sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ang sabi ni Jesus? Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa. At alam natin bakit mga tupa. Dahil ang tupa po, mahinahon. Sabi nga ho nila, kapag ang tupa daw po, kakatayin na. Hindi daw nag-iingay ang tupa. Makikita mo na lamang na lumuluha ang tupa. Nagiging mahinahon. At sa buhay natin, kung nagpapahayag tayo ng kabutihan, dapat hindi nagmumula ito sa galit. Hindi ito nagmumula sa sama ng loob. Sabi nga nila, ang mga Kristiyano ay puno ng pag-ibig. Kapag sinaktan ka, hindi ka gaganti ng sakit, kundi ano ang igaganti mo? Pag-ibig, pagmamahal. Mahirap po yun. Pero sabi ni Jesus, siya ang sasama sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng gantimpala. At yun marahil yung hamon sa atin. Hindi natin maiiwasang magalit. Hindi natin maiiwasang sumama ang loob. Lalong-lalo na kung ito ay laban sa ating mga paniniwala. Pero anong hamon sa atin? Maging tupa. Huwag gantihan ng galit ng galit, kundi gantihan ang galit ng mahinahon ng may pag-ibig. Pangalawa, sabi ni Jesus, maging ahas. At ano ba ang ahas? Tuso. Pero sa kabila ng pagiging tuso ng ahas, sila ay matalino. At yan din ang hamon sa atin. Sa ating pagpapahayag kay Jesus, dapat maging tuso din tayo. At anong klaseng tuso? Dapat alam natin kung paano natin ipapahayag si Jesus ng tama at mabuti. At panghuli, ang sabi ni Jesus, dapat maging tayo'y maging kalapati. Matapat. Tapat sa turo ni Jesus. Tapat sa turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tinatawagan at pinapaalahanan tayo na maging tupa, maging ahas, at maging kalapati. Hindi ho madali, mga kapatid, ang tumupad sa misyon ng Diyos. Maraming paghihirap, maraming pag-uusig, ngunit ang lahat ng ito ay mapapawi dahil sa pangako ni Jesus. At ano ang kanyang pangako? Na tayo ay kanyang sasamahan. At kung kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, wala tayong dapat ikapangamba. Wala tayong dapat
ikatakot. Dahil alam natin na siya ay kapiling natin. Kaya mga kapatid, yan ang hamon sa atin. Sa mundo na kung saan mas pinapalakpakan ang mga mali. Sa mundo na kung saan mas pinapalakpakan ang mga taong naninira kay Jesus. Nandito tayo upang mas piliin natin ang gumawa ng mabuti, ipahayag si Jesus. At tandaan natin, wala tayong dapat ikatakot o ikapangamba dahil ang mahal na pong Jesus Nazareno laging kasama natin sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang ating panalangin, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at mga sangkatauhan, naway mapalaya sa kamakasalanang sistema at opresyon at terorismo, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakakaranas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa katahimikan ng ating mga puso, ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ng mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat ng intensyon para sa misang ito. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalaya. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanang ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, nagmakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Diyos ay laging kapiling natin. Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsamba mo na ako ng Kristo.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko'y sa iyo lamang habang Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay, ikay kasama ko ang sabog at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalutan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayin niyo po nawa't gabayan akong iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay, ika'y kasama ko ang samok at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ang mga paghihirap ko. Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman.
mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.